Hello everyone, this is Troy BJ again and welcome back again sa ating YouTube channel. It's been one month na hindi tayo nakapag-upload ng vlog. And today's vlog, mayroon po akong i-share sa inyo na napaka-importante. Sa tingin ko, kailangan nyo ito pagdating ng araw. So if you are getting involved with other employees, kung ikaw ay magiging empleyado pagdating ng araw, may tips na ibibigay ko sa iyo, yung 4 elements on how to build confidence sa iyong superior, sa iyong commander, sa iyong manager, and sa iyong supervisor. 4 elements, how to build trust and confidence. Number 1, obedience. No? Kailangan talaga tayo na magkaroon ng obedience sa ating mga, kung ano yung inuutos, kung ano yung sinasabi nila, kung ano yung instruction. As long as it is legal, kailangan sumunod tayo. So, obedience. And pangalawa, honesty. Sinasabi nila, honesty is the best policy. Kung honest ka, no question, kung may ginagawa ka, kahit man hindi na nakikita, basta nakapagtatak na sa'yo na yun ang ginagawa mo, honest ka sa lahat ng ginagawa mo. That's the way na makapag-build ka ng trust and confidence sa iyong superior. And pangatlo is loyal. Loyal. Loyalty. No? Sa loyalty, if you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. So, kailangan loyal tayo kasi kung hindi loyal, hindi ka makapag-build ng trust and confidence sa iyong superior, sa iyong manager, sa iyong supervisor. Okay? And pang-apat na element na kailangan mong malaman ay performing. Kailangan performing ka, ginagawa mo yung trabaho mo kasi pag ikaw ay mandated ka sa isang task na kung saan yung task na yun ay makapag-contribute sa overall mission, sa level mo pa lang, sa position mo pa lang, dapat ginagampanan mo yung trabaho mo. And you are performing well in your task para makapag-contribute ka sa overall accomplishment ng mission. Yung apat na yan, yan ang nagbibigay para makapagbigay tayo trust and confidence. And hopefully, matutunan mo rin yung apat na elements na yan dahil napaka-importante yan kahit saan ka nagpunta. Okay? Ang tanong dito, bakit kailangan tayo mag-build ng trust and confidence sa ating superior? Una, bakit? Bakit kailangan? Ang tanong dito, kailangan natin to kasi sa school, alam mo sa school, intelligent people is always on the top. So in reality, hindi lang intelligent, kundi kailangan mo yung apat na elements na yan, kailangan mo matutunan kasi in reality, hindi lahat ng matatalino na palagi sa top kasi yung ating boss ay mamimili kung sino siya ang mayroon siyang trust and confidence doon sa kanyang subordinate. So kailangan mo matutunan. At kahit saan kayo magpunta, kahit sa civilian organization, sa business world, sa corporate world, kailangan mong apat na yan dahil yun, wala namang ibang mag-aahong siya, kundi yung ating mga superior, okay? And remember, kung sino yung na may trust and confidence yun yung na-appoint niya. Maraming salamat, and kung may natutunan ka sa vlog na to, kindly share this vlog, and kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe dyan sa baba and mabuhay tayong lahat. Congratulations pala sa mga pumasa, nakalampas sa recruitment process ng Philippine Army. Mabuhay kayong lahat and welcome sa ating, welcome sa Philippine Army. Thank you.